Criminology Philippines. Okay, itong One Criminology Philippines, ito yung tumutulong talaga sa atin na ano, na tawag dito, makipagtawag dito, yung maitaas ang level ng antas ng ating profesyon. Suportahan natin ito, ang One Criminology Philippines, no, tatakbo sa ano to, sa Kongreso, para patnubayan at alagaan ang ating criminology profession. Okay, ito yung ano, kasama ng Professional Criminologists Association of the Philippines. Guys, yan ang para pangarapin nyo bukod sa lisensya. No? Sabi ni ano ni Joshua Kagata, shout out daw, sabi ni Sir Larry. Sir Larry, mahal na mahal ka namin. Salamat sa iyo, Sir Larry. No? And also, supportahan din natin ang Kampilan. Okay, wag na wag nyo kakalimutan ang Kampilan, mga Chupapi, ha? Okay, ayan, isa rin sa handang tumulong sa criminology. Okay, so naniniwala ako na itong darating na board exam na ito, walang maiiwan na estudyante. Lahat ng nagre-review, lahat ng nagsusumikap, walang maiiwan, magkakaroon ng lisensya yan. At sigurado, masaya tayo. Okay? So, anyway, mga ano, mga Chupapi, let's proceed for the number one question. Okay, ang sabi daw dito, yan, tignan niyo yung number one question, mga Chupapi, ha? A deficiency in the ability to write. Ano yan? And a deficiency in the ability to write, dysgraphia, agraphia, ambidextrous, or none of the above. O, sabi ni John Patrick Casabuena, OT na daw si Sir Chaps, si Sir Larry. Yan. O, ito ha. Sir, yung book po ba na binibenta nyo is coverage dun is yung buong subject ng board exam? Yes. Kasama po yon yung 31 subject. No? 31 subjects kasama po yon sa aming ano, sa aming mastering criminology terms. Okay, so ulitin natin tanong. A deficiency in the ability to write. O, maliwanag naman ang tanong dito. Okay, deficiency ibig sabihin kakulangan na saan? Sa pagsulat. Okay, so sir, isa-isahin natin yan. Ano ba yung ano? Ano ba yung ambidextrous? Pag sinabi pala nating ambidextrous, dalawang kamay mo ang kaya mong maisulat. Okay? Dalawang kamay mo ang kaya mong isulat. Okay? So, tanggal na ang ambidextrous. Kasi nagsusulat yan eh. Ito ang tinatanong, deficiency. Di ba pag sinabing deficiency, kakulangan, ano ba yan? Dysgraphia o agraphia? Tignan nga natin. Ayun, dysgraphia. Ang agraphia, tandaan nyo ha, ang agraphia, dati kang marunong magsulat. Tatandaan yan. Pag sinabi nating agraphia, dati kang marunong magsulat. Okay, kaso nagkaroon ka lang ng neurological disorder. Okay? O, tignan natin ito ha. Ito, ang ambidextrous, left and right. Okay, kaya nyo isulat. Okay? Ang agraphia, yan, dati ka, marunong magsulat. Okay? Kaso, nagkaroon kang ng neurological disorder. Guys, ang dysgraphia, inborn na. Inborn ka nang hindi marunong magsulat. Okay? Inborn nang hindi marunong magsulat. Tandaan yan, ha? Inborn. Ipinanganak ka nang hindi marunong magsulat. Okay?
So, next. Number two. Ayan. Majuscule. Ayan. Ang keyword nyo, majuscule or uppercase refers to what? O, ano daw yun? Ano yung tinutukoy natin dyan, mga kachupapi munyanyo? Ay, mga kachupapi munyanyo, huwag nyong kalimutan i-share yan, ha? I-share nyo. Ayan, huwag nyong kalimutan i-share yan. Mga chupapi talaga kayo, eh. Okay? So, ano daw yung majuscule or uppercase na yan? Isa-isahin na naman natin yan. Kailangan, pagdating sa board exam, kaya mong isa-isahin ang mga tanong. Okay, huwag kang sagot ng sagot. Kasi nadidisgrasya, tandaan mo, lisensya mo ang nakataya dyan. Okay? So, pag sinabing diacritic, ano po yan? Ayan yung necessary stroke. Necessary stroke. Mahalaga yan. Okay, that is a necessary stroke. Example neto, ano yan? Sabi mo, sir, letter I, hindi, letter L yan. Okay. Sir, ano yan? Sir, letter I, hindi, letter T yan. O, diba? Ano yan? Nadaya ka. Okay? Naidaya. O, tanggal na ang daya. Connected, ito yung connected style. Okay? That is a connected style. Ano yan? Dikit-dikit. Okay? Pag small letter, ano daw yun? Minuscule. Minuscule. Pagdating sa computer, we call it lowercase. Okay? So, pag small letter, minuscule, or lowercase pagdating sa computer. So, ano ang sagot natin dyan? Ayun, that is a capital letter. Okay, capital letter. Oh, I hope natututo kayo dyan, mga chupapi, ha? Yan, kung hindi pagmamalabis, i-like, i-share, and i-follow niyang page para sa susunod na live streaming natin, nandyan kayo. Isipin nyo, 496 kayo nandyan. Eh, kung sinishare nyo yan, bawat isa sa inyo, edi, ang daming mga future criminologists ang nakinabang. Oh, di ba? So, natuto na kayo, nakatulong pa kayo sa mga kapwa nyo taker. Okay? So, next. A document that contains some change. Ang tinatanong dito, mga chupapi, document, oh. Ang tinatanong dyan, tol, document. Ayan, oh. Oh, shout out kay RJ Agliam. Good evening, sir. Shout out po from Togigaraw, SCRC. Sa St. Clair Review Center yan, sigurado. Okay, sabi ni Carmeli Cabanes, nakakamiss yung mga discussion mo, Sir Chaps. Ayan, di ba? Kasi, minsan kaya kapag nagle-lecture, ayoko na minsan nagjo-joke eh. Ang natatandaan lang yung mga joke ko minsan, mga loko-loko estudyante, tawa lang ng tawa, di ba? So, document na naglalaman daw ng pagbabago. Okay, either an addition or deletion. Okay, dokumento po ang tinatanong. Anong klaseng dokumento? Galingan. Ano yan? Known origin. Okay? Kapag standard document, that is a known origin. Okay? Pag question document under scrutiny. Okay, there is an issue arise. Okay, merong problemang pinag-uusapan. Okay, merong problemang pinag-uusapan. Okay. Si, ano naman yung document? Eh, alam naman natin ang dokumento, ano mang may nasusulatan. As a general rule, ano mang naglalaman ng mga letra? Okay, ano man ang naglalaman ng letra, numero, figure, or ano man, basta nagbibigay ng mensahe sa isang tao, that is a document. Okay, pero pag nag-aral pa kayo ng mas malalim na document, lalo na sa question document natin,
magugulat kayo, hindi lahat ng may nakasulat document, no? So, sa ating pag-aaral lang, the word is self-document, anumang may nakasulat na letra, simbolo, maaaring nakikita o hindi nakikita. Okay? So, ayan ang tinatawag nating document. Okay? So, ano ang sagot natin dyan, mga chupapi mo nyanyo? We call it altered document. Okay? So, ayan ha. So, ba mamaya, nanchi-checks lang kayo dyan sa live streaming natin ha. Walang nanchi-checks dyan, mga chupapi ha. Take pa naman kayo ng board. Okay, salamat si kay Miss Sarcy Repol Katubig, tol. Yan, ang galing ni Kim Ryan Rodriguez Uchi. Yan, very good, tol. Yan, sabi ni Joy Alcalatan, sa akin ba mahina signal? Okay, sir. So, tol, sa'yo, tol. Kasi akin, tatlo yung monitor ko, tol, Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy sa akin, tol. Sa live streaming natin. Oh, sa inyo yung ano, sa inyo yung putol. Yan. Okay, ano, kay ano, shoutout natin. Kay Eris Montino. Shout out po, sir, from Ayman Review Center. Yan, nawawala-wala sa inyo, sa akin, kompleto, buong-buong. Naka-converge title. Yan, naka-converge title. So, next. Number ano? Number 4. Yan. An imaginary or straight line in which the writing. Saan ba nagpapahinga yung mga letra? Okay, saan ba nagpapahinga mga letra, mga chupapi? Ano yung ano? Calligraphy. Pag calligraphy, syempre, ayan. Ano naman yung ano? Yung tinatawag nating cacography. Ayan po naman po yung bad writing. Okay, pangit ang sulat. Tulad ng sulat ko, pangit naman talaga sulat ko eh. O, sabihin nyo na cacography. O, pag pangit ng sulat, cacography. Okay, ano yung graphology? Okay, pag pinag-uusapan natin ang graphology. Ano yan? Yung iyong pagsulat. Yan. Yung iyong yan. Gamit ang sulat lang, makikita mo na ang personality ng isang tao. Sulat lang yun, tol, ha? Sulat lang, tol. Sulit lang. Sabi ni Jenny Comides, pasauto, sir, team copy. Nedya lang malakas. Ayan, no? Kayo ba yung ano? Kayo ba yung nakaraan ko? Kayo ba yung nakaraan ko, Jay? Nakaraan? Hindi ko alam kung kayo nakaraan, ha? So, ang sagot dyan ay, Ayan. That is a baseline. O, diba? Isipin nyo kung naggaganyan yung mga tanong natin. Edi, swabing-swabi tayo. Okay? So, anong iuwi natin pagtapos ng board exam? Anong iuwi natin? Siyempre, lisensya na. Okay, anong lisensya? Driver's license. Yun lang. Siyempre, kakatapos mo lang mag-exam, hindi mo pa mauwi lisensya mo. Checkan pa yung ano natin eh. Checkan pa yung ating mga test question, mga answer sheet natin, di ba? Okay, tatandaan yan ha. Okay, mga chupapi. Ayan. A required to complete, yan, to complete some letters. Tol, ito tol ang tanong eh. Swabing-swabi oh. Ito yung kinakailangan na stroke para makumpleto. O ano daw yun? O sabi ni Ibes Glenn Estopo, shout out Chops. Chops, tol, Chops, hindi Chops. Ano yun? Chupapi. Yan, best chapsa from Equip Tacloban. Yan. So, sabi na ano, pang top notcher, oh, Michael Alvarez, top 1. Yan, ha. O, ayun ang magandang narinig ko.
Sabi ni Juralex Sedlex, di bali ng okay, ang embellishment, pampaganda. Okay, ornament, pampaganda. Pampaganda lang. Okay, pampaganda lang, tol. Tanggal na embellishment mo, tol. Another term pala ng embellishment, rubric. Okay, take note yan, ha? Take note yan. Huwag nyo kakalimutan. Pag minuscule, small letter lang ito, eh. Di ba? Small letter yan. Small letter. Okay? Pag tremor, ayan yung merong shaky or wavering stroke. Okay? Shaky or wavering. Tama, si ano si Peter Talanaw, yung ornament niya, embellishment. So, tanggal na ang tremor. Tanggal na ang embellishment. So, ano ang sagot natin dyan? That is a diacritics. Okay? So, nakakasunod ba mga chupapi? Nasusundan man natin mga chupapi, natututo ba? Kahit mga saglit na panahon natin, kapakipakinab yung mga oras na ginagawa natin sa mundo. Okay? So, oy, sabi ni Manskier, pa-shoutout sir from WPU Palawan. Oh, suabe. Ayan. Yan, ang galing ni John Patrick Casabuena, panginginig. Yan, yan ang chupapi talaga, panginginig. Nginig ng sulat. Okay. So, next, mga chupapi. The Latin word for paper. O, ito. Ewan ko na lang kung may mga magkakamali pa dito, mga chupapi, ha. O, tingnan nga natin ito. Tingnan ko yung mga sasagot ng ano. The Latin word for paper. A, papyrus. Yan, bellum. Charta. Quarta. Yan, sabi ni Cirilo Lido. Sir, hanggang anong oras ka mag-live? Mga ano lang tayo, mga saglit lang naman tayo, tol. No? Kapag ano, kung gusto nyo, attend kayo na ate, ano, online group study. Tol, meron kaming online group study, ha. Yung ano, yung 4 hours mo, 100 pesos lang yun, tol. No? Ang oras nun, tol, 9 p.m. to 1 a.m. At saka huwag nyo kalimutan yung mastering criminology terms namin. Meron din tayong mastering criminology terms. O, ano sagot natin dito? Yeah, sabi ni MLJ, C, lumabas nung board exam 2019. Aba, aba, galing na ano. Ba't mo naalaman yun? Hindi ko nga sinasabi eh. Para matandaan nyo eh, di ba? Akala nyo, yung mga tanong ko dito, baliwala lang. Yung pala, eh, sila na nagsasabi, tol. So, ito na yung tanong. The Latin word for paper. Oh, nako, sumagot ng papyrus. Patay! Okay, ang kwarta, pera yan. Tanggal na, pera. Yan, pera lang yan. Kwarta, pera. Kaso, wala tayong pera. Okay? So, wala tayong pera. Tanggal na. Okay? Ano tong bellum? Bellum, ayan yung animal. Okay, tanggal na ang animal na skin. Okay? Sabi ni Jong Alcaraz, meron po kayo recorded po for us para sa mga nag- Wala, tol, eh. Wala. Kailangan lang talagang umatin. Yun ang rule talaga, tol. Okay? So, tama, ang galing ni Ted Daryl M. Pinoy. Bellum, writing material, made from skin. Of young calves. Animal yun, tol, animal. Okay, ang papyrus, eh, halaman yan, tol, plant yan, tol, eh. Na nanggaling sa Egypt. Yan, Egypt. Okay, galing sa Egypt. So, tanggal na, tol. Tanggal na yung papyrus nyo. So, ano sagot natin dyan? Charta yan. Okay, shout out sa Cast Review Center kay Master Harold, no? Yan, sabi ni ano, ni John Kent Birat, sir, ilang days yung 100? Naknantok, wa, 4 oras lang yun, tol. Yan, per session, mag-message kasi kayo. Para swabe tayo dyan. Okay? So, yung mga gantong video, dito lang yan sa page natin, ha?
Oh, manood lang kayo dito sa page natin. May ano kami, meron kaming YouTube channel. Pwede nyo bisitahin yan. May mga ano ko doon, may mga discussion din ako doon, no? Unlimited yun. Okay? Sabi ni ano, sabi ni John Pati, ni Quickie, 4 hours lang, sir, bawal. Ayan. Sa 7, number 7, ito na. Ano to, sabi si Rilo, parang palabas lang. Okay. Sabi ni Bravo, sir, sa ECQ po, kailangan lang ng kwarta, sir. Pag ECQ talaga. Kalain nyo, meron ako na ano, ha? Sabi nga ng mga tao, nung ano daw, nung wala daw ECQ, puro ano, puro gastos ang inabot, no? Pero nung nagkaroon ng ano lockdown, puro asa na ngayon sa gobyerno. Tandaan nyo eh, problema talaga natin ngayon yan, no? Bahala na sila. No, sa amin, ulam na lang namin, tuyo, itlog, yan, di ba? Itlog ng dinosaur. Okay, so number 7. A name, uy, tinatanong tulo, name of a person signed by himself on a document. O ano daw nilalagay? Acknowledgement. O ano daw yun? Ano daw yung mga chupa? Yan, it is made an impression of tanggal na fingerprint. Pag forgery, imitation lang yan. Imitation. Okay, it is an act of imitation. Panggagaya. Tanggal na simple dyan, tanggal na forgery dyan. So, anong sagot natin dyan, mga chupapi? Signature. Uisipin nyo, tol. Dahil nakapakinig ka dito sa ano, sa live streaming natin, eh di, nasagutan mo ngayon yan. Okay, anong nangyari sa screen natin dito? Anong nangyari sa screen? Tumatalbog ata yung screen natin, oh. Eh, pagpasensyaan nyo na screen natin. So, number 8. What is... Okay? So, tingnan nyo na. Sabi ni Joshua Briggs Domingo, sarap mag-answer ng question mo, sir, kakatapos lang na lang mag-review ng QD. O, diba? Yan, sabi ni ano, nagagalit na si John Pare Casabueno. Grabe, hinasignal nga ng Converge. Converse? Takman to ako pa, sapatos yun tuli. Sapatos yun, Converse ka pa. Yan, tanong natin dito, what agency responsible for the production of the currency? Yan. Sabi ni ano, tropa natin, Bravo Sierra Salvador. Sir, paano mag-attend dun, sir? Para makapan sa schedule, baka magkasabay sa online review sa St. Clair. Eh, di mag-message ka sa page. Yun lang yun eh. Message kayo. Yan. So, banko, non-optis. Tanggal na itong non-optis. Pwede banko central. Pwede rin central. ANB. Okay, sabi ni Liran, ano, guy, sir, pa-shout out from Batang 641 Judo Team. Oh, mag-ingat kayo doon sa Batang to. Mahilig mag-judo to, tol. Ingat kayo dyan, ha? Ayan. So, okay tayo sa number 8, ha? Yun, very good. Galing ni Cirilo. Yan. So, next. Oh, eto ngayon. The color of 100 peso bill. O anong kulay ng 100 peso bill, mga chupapi? Okay, anong kulay na nga natin? 100 peso bill. Nako, baka may hindi nyo pa nakikita. Hindi nyo pa alam ang mga kulay-kulay, ha? Okay, yung mga kasama ko dito sa online group study, yung mga bata dun, nako, kahit anong mga kulay, alam na alam nila. Primary. Ayan. Loko-loto, sabi, pag-government DBF, kaso wala pang pondo, wala pa sahod ngayon. Ano to, umuhugo to si Casabuena eh.
Yan. So, orange. Ano tong orange na to? Anong pera yung orange? Anong kulay ang orange? Ano tong red? Eh, syempre. So, bill. Okay? Ano pa? Yung bluish. Pag bluish, pang 1,000 peso to. 1,000 peso bill. O, di ba? Alam nyo na yung mga kulay. Yan, ang galing ni Ted Darrell, oh. 20 orange daw yun. Okay? So, anong sagot natin dyan, mga chupapi mo nya nyo? Ayan, yung maube. Okay, maube yan. Isipin mo, tol. Kung nag-aaral tayo ng mabuti, swabing-swabe, no? May dadagdag ka na sa kaalaman mo. Okay, guys, huwag nyo kakalimutan i-share yan, ha? Huwag nyo kalimutan i-share yung ating, ano, page. No, yung mga live, yung post natin. Huwag nyo kalimutan i-share yan. Diba? Para maraming makinabang, pari mga kaibigan nyo, nakikinabang at napapanood dyan. O, natututo ka na. Natututo din siya. Nakatulong ka na, magagamit mo pa yan sa board exam. Okay? So, next, number 10. Yan. Who is the national hero pound on 1 peso bill, tol? Tol, national hero. Tol. Okay? Ano yung national hero natin? Oh, sino yung mga natin national hero? Ayun, tinatanong, who is the national hero pound on 1 peso bill? A. Dr. Jose Rizal. B. Honorable Attorney Ramil G. Gabaw. C. Honorable George O. Fernandez. O D. Honorable Warren M. Corpus. Or E. Honorable Lani Tang Palmones. Okay, anong sagot natin mga chupapi? Okay? Anong sagot natin? Ayun, eh sino muna to? Si Honorable Attorney Ramil G. Gabaw. Siya yung chairman, yan, chairman ng ano, professional, yung ano, yung PR board ng criminology. Okay, Professional Regulatory Board for Criminology. Okay, Board for Criminology. Okay, siya ang chairman dyan, tol. Kaya sana naman, huwag tayong pahirapan ni attorney sa exam. No, attorney, huwag nyo nang pahirapan yung mga exam. Yan, and, balita na yun, talagang grabe manghirap magtanong si attorney ng exam. Kapag ano, kung kulang nilang, matanggal yung atay ko. Pag ano, binasa ko yung tanong eh. Pag pupunta yung mga bata eh, sakit ng ano, sakit ng ulo. Okay? So, lalo na si Honorable George O. Fernandez. Ito naman, member to si, ano, si Dr. George. Member ito, member. Okay? Isa rin talaga sa mahirap magtanong si Attorney George Fernandez. Okay? At si Honorable M. Warren Corpus, eting new member din. New member. Okay? Yan. Si Honorable Lani Palmones, eh, member din ito. Hindi ko lang alam kung sino yung, ano yung ika-apat na miyembro ngayon. Okay, kasi hindi ko lang alam kung sino yung ika-apat na miyembro. Pero take note nyo to, ha? Take note nyo, guys. Okay, take note nyo. Kung halimbawa, eh, na-appoint yung panibagong ano, yung examiner. Hanapin nyo yun, tol. I-ano nyo, tawag dito, i-research nyo kung sino yung bagong member. Para pagdating sa board exam, pag tinanong yan, oh, di ba, at least kilala, di ba, sabi nga natin, pag mag-e-exam kayo, hanapin nyo lagi si Sancho. Di ba, know your enemy. Know your enemy, tatandaan yan, mga chupapi, ha? Ano sagot natin? Eh, di, letter A, si Dr. Jose P. Rizal. Okay, huwag nyo kakalimutan i-share yung ating page, ha? Okay, sa mga bago lang dito, ating page, nandyan ang aming YouTube channel. Brother page muna ng Facebook,
nandyan ang Acli Mentoring by Chaps. I-like nyo at i-follow nyo, no? Para marami naman makapanood yan. At syempre, ang ating YouTube channel. I-subscribe nyo yan, tol. Subscribe kayo dyan sa Acli Mentoring by Chaps Black. At sa mga gustong bumili ng libro, meron tayong Mastering Criminology Terms dyan. Okay? Nandyan, tol, Mastering Criminology. Halos lahat ng termino na meron sa criminology, nandyan, tol. Magsawa kang kakabasa dyan. Madali nang intindihin. Hindi lang pampamilya, pang sports pa. Yan, 750 lang yan, tol. Sa mga gustong umorder, pwede kayo mag-message dyan. 0926-056-8167. May ano yan. O kaya kung gusto nyo umorder talaga, mag-message kayo sa page. O yung mga dating umorder na ng book, sila na lang ang tanongin nyo kung nagamit ba nila sa board exam o hindi. So ako na nagsasabi sa inyo, mga chupapi, marami ng mga ano criminology na isa lang din yan ginamit niya. Ginamit talaga nila yan, tol. Ang ano, Mastering Criminology Terms. Dahil sa 750, lutumas ang tsansa nila sa board exam. Ayun. So anyway, guys, maraming salamat. At hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat sa inyong pagsuporta. Lagi kayong mag-iingat. Huwag kayong basta-basta lalabas nang wala naman kayong kailangan sa labas. Ha? Mag-iingat kayo, guys. Dahil kumakalat ang COVID natin. Sumunod kayo sa utos ng gobyerno. Okay? So, maraming salamat, mga kachupapi. Hanggang sa muli nating pagtutuos. God bless you and have a good day.